Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi nito sukat akalain ni Moira na magigising pa ang kanyang asawa na si Dr. Tanyang sa kadahilanan na ikinabulagta nito ni Moira pagkatapos nitong maisipan ni Moira na tatapusin na lamang umano niya ang kanyang asawa na si Dr. Tanyang sa kadahilanan na dali-dali itong pinuntahan ni Moira ang kinaruroonan ng kanyang asawa na si Dr. Tanyang. Ngunit nang pagdating nito ni Moira sa pintuan ang kanyang asawa ay dito ikinabulagta nito ni Moira na mayroong kausap-tap ang kanyang biyana na si Don Pipi at nang silipin nito ni Moira ay ang kausap nito ng kanyang biyana na si Don Pipi ay ang kanya palang asawa na si Dr. Tanyag sa kadahilanan na hindi nito alam ni Moira kung ano ang kanyang gagawin at dinig na dinig nito ni Moira nang sabihin nito ng kanyang asawa sa kanyang ama na si Don Pipi na hindi umano nito anak ni Dr. Tanyag itong si Zoey sa kadahilanan na hindi na nito alam ni Moira kung ano ang kanyang gagawin ngayong alam na umano ng kanyang biyanan na si Don Pipi ang mga ginagawa nito sa kanyang anak na si Dr. Tanyag. Sa kadahilanan agad naman itong bumalik itong si Moira at nagmamadali itong tumakbo itong si Moira at ikinagulat naman din nito ni Dr. Annalyn Santos nang makita nito ni Dr. Annalyn Santos itong si Moira na nadali-dali itong tumakbo papalayo sa room ng kama. Sa kadahilanan na ikinabigla naman din nito ni Dr. Annalyn Santos ang kanyang nakikita at dito agad naman din itong pinuntahan ni Dr. Annalyn Santos ang room ng kanyang ama na si Dr. Tanyag at dito ikinatuwa naman nito ni Dr. Annalyn Santos ang kanyang nakikita na gising na umano ang kanyang ama at agad naman nitong tinanong ni Dr. Annalyn Santos ang kanyang lulu kung bakit umano tumakbo itong si Moira papalayo sa room ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.